Isang lalaki, may magandang pinag-aralan, may magandang posisyon sa pinapasukang kumpanya, at pinagkakatiwalaan ng kanyang boss, ang bigla na lamang umalis dahil sa CCTV. Panoorin ang video na ito upang malaman ang buong kwento. Patuloy ay muli po namin kayong inanyayahan na mag-subscribe dito sa aming Bro Negosyo channel at click that bell upang ma-notify kayo every time na may bago tayong video na i-upload dito sa aming channel. At ganoon din po kung nasa Facebook kayo ay bisitahin din po ninyo at mag-like and follow sa aming Facebook page. At meron din po kaming TikTok, kaya pag nasa TikTok po kayo, don't forget to follow us in TikTok. Atin pong kakapanayamin sa araw na ito si Mr. Aris Discara, ang may-ari ng Ibis CCTV at Colors Tech Trading na company. Alamin nga natin ang kwento niya kung bakit naisipan niyang umalis sa kanyang trabaho at mag-focus na lang sa pagninegosyo, at alamin din natin kung bakit CCTV ang kanyang napiling produkto na inegosyo. Alam kong marami sa ating mga nanonood ang interesado ting malaman kung paano makumpisa sa business. Kaya tara, punta na natin si Sir Aris para alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa Bro Negosyo channel. So ngayon, panunginan natin si Brother Aris. Ano nga bang nangyari? Bakit umalis siya sa kanyang trabaho? Ano bang naging inspiration mo, Brother Aris? Una, naiisip ko yung pamilya ko dito sa Pilipinas. Although okay naman yung trabaho namin doon sa Bro, pero mas pinili ko na bumalik dito sa Pilipinas at magbaka sakali. Kasi doon sa abroad, bago ko nag-abroad, marami na ako experience sa pagkatrabaho. Tapos nagamit ko lalo yun at marami ako natutunang trabaho sa abroad na sa tingin ko, pag balik ko dito sa Pilipinas, magagamit ko siya sa negosyo. So, bakit yung CCTV yung napili ko? Yun kasi yung trabaho namin sa Saudi dati. Nung nasa Saudi kami, black and white pa yung CCTV dati. Panasonic lang yung merong brand na meron sa CCTV. At nakita ko na napakalaki ng potential ng CCTV na to. Nag-abroad kasi ako, year 2000 hanggang 2005. Okay. So, 2005, bumalik na ako sa Pilipinas. Yun, nakapag-work pa ako ng CCTV company dito. Okay. Actually, 10 years ako naging CCTV supervisor din sa Manila. Mm-hmm. So, all in all, kailangan equip muna ako dun sa bagay na papasukin ko bago ko pumasok talaga sa ganitong negosyo. Oh. Tapos, nag-umpisa ka sa negosyo mga araw? Nagsimula ako 2015 na. 2015. So mga panahong yun, maaaring marami ng mga companies na nag-o-offer ng CCTV, di ba? Yes, bro. At noong mga panahon na yun, actually parang tumalon lang talaga ako sa bangin. Parang kumbaga, nilaksan ko lang yung loob ko. At marami rin na sa mga mahal ko sa buhay yung nagda-doubt na kakayanin ko ba yung ganitong negosyo. Dahil sa dami na nga naman ang nag-negosyo ng ganyan. Pero naniwala lang ako na kakayanin natin yung ganitong negosyo. Tapos despite nung mga struggle na na-experience namin sa company, hanggang ngayon naman okay pa naman. Curious lang ako kasi sabi nga nila, madalas daw yung mga nakakalipat na mag-negosyo galing sila sa pagkatrabaho ay nagiging madali kung meron silang malaking why, no? Emotional why, naging rason bakit ginusto nilang umalis na lang sa trabaho at magnegosyo. Kahit alam naman nilang napaka-risky yung biglaan pag-alis sa trabaho na meron kang 15-30 tinatanggap, tapos magnegosyo ka na wala namang kasiguraduhan. So, ano yung naging number one na reason mo o yung big why mo? Bakit nakayanan mo mag-transition ng ganun kabilis galing sa pagtatrabaho, may magandang posisyon, tapos nag-negosyo ka na lang. Tinignan ko yung pamilya ko. Dapat iisipin mo, wala ka nang babalikan. Wala ka nang choice, kundi pagbutiin mo yung hanap buhay. Kung iisipin mo na mayroon ka namang babalikan na trabaho ulit, mayroon ka magandang posisyon na babalikan, baka hindi mo ibibigay 101%
sana, hindi mo maibibigay yung dedication mo sa trabaho. Yung sinasabi nilang you have to burn that boat, pagka nag-decision ka na, na pumunta sa pagtatrabaho, huwag mo nang isipin na meron ka pang failback na pwede kang bumalik ulit sa pagninegosyo dahil magiging 50-50 yung effort mo. Ano? Hindi naman talaga madali yung naging decision ko. Pero dahil nga 10 years kong kinag-aralan yung ganitong negosyo, so lahat ng klase ng takot na wala na sa akin. Siguro bilang negosyante, no, isa sa mga ipapayo ko sa mga nagsisimula pa lang ng magnegosyo, huwag kayo matakot mag-take ng risk. Yun ang pinaka-importanting instrumento natin para magkaroon talaga tayo ng hanap buhay na sa tingin natin yun, yung magbubuhay sa pamilya natin. Katulad ko, kung hindi ako nag-take ng risk, hindi ko mararanasan yung mga experience na nararanasan ko ngayon. May mga tauhan tayo na gumagawa para sa atin. Hindi katulad nung empleyado tayo na, kumbaga, kailangan natin mag-in, mag-out, kailangan natin ng oras para dun sa ano. At the same time, kapag nag-take tayo ng risk, nagkaroon tayo ng negosyo maayos, nabibili natin yung mga bagay na gusto natin mabili. Hindi katulad, siguro, pwede natin yung mabili sa pagiging empleyado, pero nabibili natin yung mga bagay na hindi natin kaya bilhin dati. At the same time, sa pag may negosyo ka matulad nito, magsipag ka na magsipag, meron kang asahan na maganda rin income. So, nasa sa atin kung paano tayo uunlad, nasa sa atin kung paano tayo kikita. Risk taker, no? Pero I'm sure yung sinasabi natin na calculated risk. Kaya siguro natin, dahil kahit nag-risk ka, ipinili mo CCTV. Dahil alam mo, meron kang strength dito na kahit umalis ka sa trabaho mo, lumilipad ka man sa negosyo, eh yung pinasukan ng negosyo ay alam na alam mo ito. Malamang ito rin yung gustong-gusto mong gawin kahit yung pinili mo. CCTV bro, ano? Kumusta naman yung CCTV business natin? Sa ngayon, medyo nakaka-recover na yung business ng CCTV. After nung matapos yung lockdown, sabi lang ako sa mga tinamaan talaga nung lockdown. Kasi 2015, nag-start ka. So, 2020 lockdown. Yung 5 years na yun, malaki talaga yung impact na nangyari sa akin. Lalo na nung nagsisimula yung pandemic na pinagbabawal yung mga taong lumabas. Kumbaga, talagang napilitan kami na magbawas ng operation, napilitan kami mag-close ng ibang store namin dahil na para makayanan lang namin yung pandemic. Pero sa awa ng Diyos, no, thanks God at natapos na yung pandemic, unti-unti nagkakaroon ng sigla ulit yung business na meron kami. So malaki ba yung naging impact sa'yo ng experience mo doon sa pandemic? At magagamit mo ba itong experience mo na ito para mas magiging effective yung pag-manage mo ng negosyo mo moving forward? Yes, bro. Una, sa siguro sa paghawak ng financial, no, kailangan, hindi porket maganda yung takbo ng negosyo natin ngayon, hindi natin pag-ahandaan ito, parang hindi namin na-handle na mabuti yung financial namin. At humakpas yung pandemic, nahirapan talaga kami maghanap ng fund para dun sa pagpulong sa mga empleyado namin, yung pagkain namin sa araw-araw, yung pambayad ng mga bills. Kaya habang maganda yung takbo ng negosyo natin, unti-unti tayo dapat nagsisave. No? At the same time, yung pandemic ang nagturo sa akin na may mga pagkakataon talaga. Hindi dahil nasa taas tayo. Right. So, dapat maganda tayo dun, during dun sa nasa downside tayo ng buhay natin. Malaki na itulong sa akin, especially yung mga tauhan ko. During pandemic, natulungan ko pa rin sila. Despite nung kakapusan namin sa pera, hindi sila nagutom. Nagbigyan namin sila ng suporta buong pandemic na yun. So, siguro ang natulong sa akin ng pandemic, especially nasa grow negosyo tayo. Naganap ako ng kasagutan dahil sa problema ng negosyo. Nagkaroon ng struggle, naghanap ako ng sagot yung struggle ng negosyo. Pero sigad yung natagpuan ko sa dulo. At yun yung tumulong sa akin kung paano ko nalagpasan agad yung problema na pinakaroon ko sa pandemic. So ngayon, unti-unti kami nakakabangon. Yung mga customer din namin naapektuhan din. So, almost 2 years din sila hindi tumatawag sa amin. Siguro, may mga problema na rin yung mga CCTV nila, o may mga problema na rin yung pero, dahil nasa kapulangan din siguro ng hanap buhay, wala rin silang mga negosyo, sarado rin yung karamihan ng negosyo, mas pinili nila na huwag na munang,
service, magpa-install. Pero dahil nga ngayon, nakaka-recover na, lumarami na ulit yung mga customer namin. After itong pandemic, nagkaroon kami ng problema. Halos tapos na yung negosyo. Ano? Pero matagpuan ko nga si God, bukod kay God, meron akong panibagong negosyo. Ito nga yung Colors Tech Trading Corporation na mamaya mapapakita namin sa inyo. Ito yung produkto ng pagsisikap namin sa nakuhay namin sa sisikap. Ang ganda ng natutunan natin, dalawang bagay natutunan natin dito kay Brother Aris. No? Una, dapat matuto tayong maghanda para sa mga uncertainties kasi hindi naman laging abundant yung ating ano eh, ang ating taon sa takbo ng negosyo natin. Meron tayong ups, meron tayong downs, especially yung nangyari itong dalawang taon na ano, na pandemic. Eh paano na lang kung prior to the pandemic, ang ganda ng takbo ng negosyo, tapos hindi man lang tayo nagtabi, no, yung sinasabi nga natin na mga emergency funds. Kung hindi man tayo nagtabi, pagdating ng mga ganyang klaseng pandemic, maaaring patay yung negosyo natin, bagsak tayo. Pero kung matutunan natin, mag-prepare tayo, no, habang maganda yung takbo ng negosyo, let's prepare for whatever uncertainty na pwedeng maranasan natin sa inaharap, eh mas mataas yung chance na magiging stable yung business natin. Pangalawa, hanap ka ng magaling na partner, business partner. At sabi nga ni Brother Aris, ano pa bang mas pinakamagandang business partner kundi si Lord? Malaki yung naitulong ng paghahanda ng Brother Aris at saka yung tibay niya ng pag-hold niya kay Lord upang malampasan nila itong pandemya na to. No? So, gawin mo, 2015, 2020, nagkaroon 2 years pandemic. Ngayon, 2022, so almost 7 years na. Masasabi natin, stable na yung business mo. So, pag titingnan mo, bro, ano ba yung nakikita mong patutunguhan ng business mo? O yung katawag natin, ano ba yung long-term na vision mo? Gusto ko yung buong Calaverson area talaga masakop ng Colors Tech or na IBCCTV. Ma-provide namin lahat ng pangailangan nila. So, ang number one sekreto namin sa Colors ka sa IBIS ay yung good services. Yung pinaka-sekreto ng yung trademark ni IBIS ay usually, no, pagka meron kaming mga hundreds o 200, 300 na customer, na until na customer namin. Mm-hmm. So, 6-7 years na namin mga customer, until na pag may problema sila, tumatawag sila sa amin. At I situate na lahat ng mga customer namin, dapat nakupunta na din namin yung customer namin. So, from that, ganun yung ginawa namin style na naituro ko way back 2015 sa mga technical namin, sa mga sales staff namin. Na anything o sino man yung tumawag sa amin, dapat ma-provide agad namin yung pangailangan. So, 2-3 days. Kasi doon nagsisimula yung problema. Kung bawa, nagpakabit sila ng CCTV. After a week, nagka-problema yung CCTV, hindi agad napupunta. So, sila mismo yung nagkakalat ng balita sa mga kapitbahay nila, oh, itong IBIS, itong Colors, pangit magkabit to eh. Hindi katulad nitong IBIS, yung mga existing namin, karamihan, puro matatagal na. Sila mismo yung nag-recommend sa amin na marketing strategy namin, most likely, tao sa tao, hindi lang dun sa online namin. So, tama ba yung intindi ko, bro? Hindi lang kayo retailer ng CCTV, kundi nagbibigay din kayo ng service para mag-install nung binili ng customer. Kung gusto ng customer na kayo din mag-install, so binibigay din ninyo yung service na yun na mag-install. And then, meron din ba kayong after-sales support? Halimbawa, nagkaroon ng aberya yung CCTV, ay matatawagan nila kayo upang ayusin nyo yung na-install ninyo na CCTV sa kanila. Yes, bro. Isa yun sa mga pinagmamalaki namin sa IBIS at sa Colors. No? Tumawag lang kayo sa amin, provided na hindi lang tatapat ng holiday or ng Sunday na walang pasok yung mga technician. Mapupunta agad namin kayo. Subukan nyo yung services ni IBIS. Siguradong ano, hindi kayo magsisisi sa services na may bibigay na nyo sa'yo. Saan ka ba matatagpuan, bro, itong CCTV stores nyo doon sa mga gusto or interesadong magkaroon din ng CCTV at gustong bumili? Sa lahat ng mga interesadong bumili ng CCTV, meron kaming dalawang store na existing ngayon. No? Yung Colors Tech Trading Corporation ay matatagpuan dito sa
Unit 85, Michael Commercial Complex 3, sa Paliparan 1, Das Marines Cavite. Mm-hmm. Malapit lang kami sa Wilgon ng Paliparan at Unit Up. Yung isa namang branch namin sa loob mismo ng mall, sa Robinson's Mall sa level 3. Harap lang kami ng boxing area. Malaking karatula na color CCTV makikita nyo. Eh paano yan bro? Baka kasi mga marami tayong mga viewers dyan, maaaring nagbabalak ng mag-start ng negosyo. Eh baka gusto rin nila, CCTV rin yung gusto nilang gawing negosyo. So, pagka ganun ba, Brother Aris, ay kunyari ako, na-interest akong magnegosyo. Pwede bang sa'yo ako kukuha ng products? Or ano ba yung pwede mong gawing support sa akin para makapag-start din ako ng CCTV business? Pwedeng-pwede mga brothers, lalo sa mga nanonood, no? Yung mga interesado pong magnegosyo ng CCTV. In-encourage ko po kayo, pwede kayong tumawag sa amin o kay Brother Willie o sa Bro Negosyo. Lumapit lang po kayo sa amin, matutulungan namin kayo. Nakakapag-provide po kami ng libreng training with certificate provided ng mga supplier namin. Puro professional po na professor o mga instructor yung nagbibigay ng training. At the same time, mga technician namin. So kung nagpa-plano po kayong magkabit ng CCTV, huwag niyo pong isipin na wala kayong puhunan. Ang pinaunang gagawin niyo po siguro ay maghanap kayo ng mga taong makakapitan nyo ng CCTV, kahit sa mga kapitbahay nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo, na pwede nyong opera ng dalawa mo ng camera, apat na camera, tapos tumawag kayo sa amin. Punta lang kayo sa mga store na sinabi ko kanina sa inyo, at technician namin at mga sales lady namin, itutulungan nila kayong magkabit ng pinakamadaling paraan ng pagkakabit. Siguro sa simula, 50% down dun sa customer para pag wala na yung pera. Then yung pag naikabit nila yung CCTV, another 50%. So, ganun din ako nagsimula dati. Wala din man akong puhunan dati nung nag-start ako. At yung mga karton na pinagkakabitan ng CCTV, itinatabi ko lahat yun. Nagsimula ako sa dalawang camera, apat, walong camera. Then, tinabi ko lahat yun. Nilagay ko sa isang lugar sa bahay namin. Tapos, magpipicture-picture ako sa mga customer. Yung mga kahon, kahit alam nila, nakahon lang yung ginagamit ko. Akala nila, marami na akong CCTV. Kaya, ini-encourage ko kayo lahat, kung gusto niyo talagang magkaroon ng business ng CCTV, welcome po kayo sa Colors Tech Trading Corporation. So, pwede kayo pumunta dito sa Michael Commercial Complex 3 at Robinson's Level 3 sa harap po ng boxing area. Yun, baka may business contact number ka po. Mayroon kaming business contact, ay lalagay na lang namin dito sa... Yes. Sana natin. Para salamat talaga, Brother Aris, sa dami namin natutunan sa iyo sa araw na ito. At sana, no, kayo din, mga kabro negosyo, ay marami rin kayong natutunan. Una, kailangan meron kayong big emotional why. So, yung family ni Brother Aris, yung number one na big emotional why. Bakit nakayanan niya yung napakabilis na transition mula sa pagiging isang employee sa isang negosyante, no? Pangalawa, mag-take ng risk, calculated risk. So si Brother Aris, alam niya kagad, no? Ano ba yung papasukan itong negosyo na sigurado ako makakayanan ko? No? Magandang start yun, no? CCTV, maraming maganda yung kanyang background sa pag-CCTV. Kaya yung umulan niyang ginawang negosyo, no? Tapos at least, no? Alam niyo din yung paano ninyo masusustain yung business ninyo. Kaya sabi na ni Brother Aris, dapat in times of abundance, magsubi. At huwag kakalimutan, huwag kayong makakalimut kay Lord, kasi siya yung number one, the very best na business partner natin pag pumasok tayo sa pagninegosyo, no? So, sana sa pamamagitan nito ay na-encourage din namin kayo. Kung nagbabalak pa kayo mag-start ng negosyo, eh sana na-inspire namin kayo sa pamamagitan ng kwento ni Brother Aris Vizcara. So, umpisahan nyo na yung pangarap nyo na yan na matagal nyo nang hindi na umpisahan, no? So, mahirap yung plano na lang tayo ng plano. Mag-take action tayo, no? Sabi nga nila ay, analysis paralysis, it will not bring you anywhere. Maraming salamat ulit, Brother Aris, no? Thank you so much. So, oops! Bago tayo magpaalam, iimbitahan ulit namin kayo. Napakaganda ng episode namin ngayon. Pero marami pa kaming idadagdag na episode sa mga susunod na mga araw. Kaya kung first time kayong pumasok dito sa aming channel, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe. Tsaka i-click nyo na rin yung bell para every time may bago kaming episode, ay magkakatanggap kayo ng notification.
Okay, so that's all. Thank you and good day, mga kabro negosyo.